Arestado ang limang Indonesian dahil sa tangkaumanong pagnanakaw ng dalawang sasakyang pandagat sa General Santos City. Bago ito, iginiit ng mga dayuhan na pag-aari nila ang mga sasakyan na nakitang abandonado sa Sarangani Bay noong 2012. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Nahaharap sa kasong piracy ang limang Indonesian na sina Fernando Situmurang, Mahmud Marupi, Rudy Satra Uwihaja, Rizal Arevanto at Perry Humadi. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinangka ng lima na itakas ang isang tugboat at isang barge na nakadaw sa Macar Wharf ng General Santos City. Ang what they did, it constitutes piracy. Umakyat sila sa barko na to at tinangay nila going somewhere else, no? It constitutes piracy kasi wala naman din silang permiso na umalis sila. Ayon sa Coast Guard, noong 2012, nakita sa laot na sakop ng Sarangani Bay ang abandonadong tugboat at barge. Kasunod dito, naglutangan ang mga umaangkin sa mga naturang sasakyang pandagat kabilang na ang limang Indonesian. Hiniling ng legal counsel ng mga banyaga na makapagsagawa ang mga ito ng repair sa tugboat at barge. At nitong June 9, pinayagan ng korte ang hiling ng mga Indonesian sa kondisyon na hindi nila ilalayo sa port ang mga barko. Kaya laking gulat ng Coast Guard nang bigla na lamang nawala ang tugboat at barge sa pantalan ng Macar Wharf nitong June 12. Namataan na lang ang mga ito na halos palabas na ng Sarangani Bay. Nahabol ng Coast Guard ang barge at tugboat. Doon na nahuli ang limang Indonesian. Hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na pahayag. Nasa kustodiya na ngayon ng Coast Guard at Philippine Ports Authority ang tugboat at barge. Ayon sa mga otoridad, hindi pa rin matitiyak kung ang mga naturang Indonesian nga ang may-ari ng mga naturang barko. Kung mapatunayan namang sila ang may-ari ng mga ito, kinakailangan muna nila magbayad ng salvage fee na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.